Okay, what's up guys? So another vlog para sa araw na to. At para sa vlog natin ngayong araw na to, ang share ko sa inyo is itong na-order ko na tire hugger para sa ating Honda Click. 125. Okay, so samahan nyo ako, ikabit natin siya. Pero bago yan, intro muna. Okay guys, so bago natin kabit yung tire hugger na to, pugasan muna natin ito si Click. Let's go! At ito yung ilalim ng Honda Click natin. So, kaya tayo bumili ng tire hugger, dito natin siya ikakabit. So paganyan siya. Pero syempre lilinisan muna natin kasi ito nga problema niya, kung nakikita niyo may putik siya. At kapag malakas yung ulan, talagang pasok yung lahat ng putik diyan. Kahit dito, talsik 'yan, nandito. Ayun, pati dito. Ayun. So kalat-kalat yung putik. So 'yun yung magiging silbi ng tire hugger, no, para mapigilan yung pagkalat ng putik, para if ever na umulan, hindi siya at magputik, eh hindi siya ganun kahirap linisin, no? Lalo na dito. So madelesin niya yung kalat ng putik. So, tapos na nating linisan to si Honda Click. Okay, so itong tire hugger na to, bale nabili ko siya sa Shopee for $299, and kasama na yung delivery, kasi isama pa yung delivery fee na nasa lumabot din ako ng nasa nakalimutan ko ayun, basta nasa $300 plus na, so murang mura lang siya. So matigas yung itong plastic niya. So hindi ko alam kung fiber or anong klaseng material na, basta plastic siya na matigas and magaan siya. Okay, so kataan naman, ngayon mukha naman siyang matibay. Hindi naman siya siguro mabibiyak na sa sobrang init o sa kapag natagpag. So tara, ikabit na natin. Okay guys, so sa pagkabit natin dito, so bali ganyan yung magiging forma niya. Ayan. Diba? So matatakpan niya yung mga tumatalsik na putik, so hindi na pupunta dito sa taas. Okay, so sa pagkabit niya, ang kakailanganin natin is itong Allen wrench. Okay, so dalawa pag kakabitan niyan. So makikita ninyo dito, may isang butas dito saka isang butas dito. So dalawa yung pagkakabitan niyan. Okay, so pakita ko sa inyo. Okay, so ito yung una. So ayan. So sa pagluluwag niyan, dapat ayan, ganyan. Counter clockwise. Ayan. So kanina na niluwagan ko na siya para medyo mabilis yung pagkakalas natin. Okay, so ayan. Tanggal na natin ito isa. So, ito namang isa. Ayan. Ayan. So, nakita nyo na medyo maluwag na siya. Kasi niluwagan ko na nga siya kanina. Para mas madali at mas mabilis tayo magtanggal. Okay. So, ayan. Tanggal na. So, ngayon, ayan, ito na yung moment of truth. Okay, so sa paghihigpit naman, so kanina counterclockwise para maluwagan natin, so ngayon naman clockwise yung ikot niya. Ayan.
So hindi muna natin hihigpitan dito. At dito muna sa kabila. Hindi siya luluwag at hindi siya matatanggal, no, kapag umandar na tayo. Okay, so ayan. Diba? Napaka-simple lang. So kakabit mo lang siya. Patong mo lang siya. Tapos i-screw mo lang. Okay na. Diba? So dagdag pogi points na siya sa motor. Tapos diba? Yung putek, hindi pa siya tatalsik dito. So iwas putek. So hindi ganun kahirap maglinis. Okay guys, so tapos na natin ikabit, no, yung tire hugger. So kita nyo naman, diba? Dagdag polma siya, saka sigurado iwas putek dito sa underneath natin. Okay guys, so sana may nakuha kayong magandang tips and ideas, no, kung paano natin ma-enhance itong si Honda Click, no, pati yung mga Honda Click ninyo. Okay guys, so dito na natin tapusin itong vlog na to. So maraming salamat guys kung tinapos ninyo itong